Okay guys, uuwi na naman tayo na umuulan. Dito ngayon tayo sa Arayapita. Isa ito sa street ng Port of Spain. Kagaling lang tayo sa Glencoe. At ngayon, umulan. So, traffic na naman. Gusto ko sana i-explore yung Queen's Park Savannah, yung pinaka or second largest Savannah after sa US. Galing ako sa Gico Martin sa trabaho namin, kaso lang umulan, so at 3 PM na green off kami. At ngayon pa uwi na ako. Napaka-traffic. Grabe. Mag-shortcut lang tayo guys. Punta na tayo sa Wrightson Road. Yan ang mahirap dito sa Trinidad. Pag umulan talagang grabe yung traffic. Dahil isa lang yung main road, yung Wrightson Road. Wala silang coastal road na kung saan yung mga malalaking trucks dumadaan. So, yung Wrightson Road, yan lahat dumadaan. Trailer, dump trucks. Mga utility trucks. Lahat-lahat dyan dumadaan. Yung mataas na chimney na yan, yan ang flour mill. Ng Trinidad and Tobago. Grabe pag mag-ulan. Di maintindihan yung traffic guys. Ang haba ng traffic na ito. Pagpapunta dito sa Port of Spain, okay lang. Pero after 4 o'clock, tapos ang trabaho ng mga trabahante, kasi ang trabaho dito 8 to 4 PM, 8 hours lang. Pag sa government, pero pag sa private, 7 to 4 or 8 to 5. So 9 hours.
Nasanay na tayo sa traffic dito. Wala ka rin magawa. May proposal dati yung Udicot, yung dati kong kumpanya way back 2011 na magkaroon ng coastal road para ma-ease yung traffic. Ewan ko kung ano na ang nangyari sa proposal na yun. Parang biglang naglaho nang pumalit ang gobyerno. So ngayon, yun ang sitwasyon dito. Ganyan dito. Wala tayong magawa, guys. This is the reality right here in Trinidad and Tobago. That if ever there is rainfall 100%, magkaroon ng traffic. At pag mag-traffic, wala kang ibang dadaanan kundi yung nag-iisang main road na Wrightson Road. Dahil walang alternate road. Mayroon naman yung isang alternate road dadaan ka sa Lady Yang, pero bago ka makarating doon, traffic muna. At pagdating doon, traffic pa rin. Wala kang lulusutan. Wala tayong magawa. Yan talaga dito sa Trinidad and Tobago. Dito na tayo sa Wrightson Road. Marami pa akong explore na mga lugar dito sa Trinidad, guys. Nagkamali lang kasi ako dati nung na-assign ako sa Grande Revier, yung may turtle watching. I was assigned there for 6 months. At hindi ko man lang pinansin yung kukuha ng mga videos na dinadaanan ko na
maganda yung mga views. Kasi doon dadaan ka sa ano eh, coastal road nila. Meron silang coastal road pag sa east ka papunta o sa south, sa San Fernando. Dito lang naman sa city na dapat ang pinaka-importante dito, coastal road talaga na alternate route. If ever magkaroon ng ulan, ito yung Redstone Road, ito lang talagang pinadaanan. At pag Monday to Friday, mga working days, at saka may pasok din yung mga estudyante, from 3 p.m. upward, traffic na yan. Dagdagan pa ng ulan, naku. Mula dito sa Port of Spain hanggang sa apartment ko, pag wala lang ulan at saka ano, normal lang yung traffic, 15 minutes lang. Pero pag umulan, naku, 2 hours. Magalit ka man o hindi, mainip ka man o hindi, talagang wala kang magagawa pag traffic. So that's all for today's guys. Thank you for watching and God bless. We'll be right back.